Our guest for today is a classically trained vocalist who competed at the 2015 World Championship of the Performing Arts representing New Zealand. She is also V81 Music's Director for Artists and Repertoire. Ladies and gentlemen, let's all welcome Louise Gem! Hi, Alisah! Hello po! Kamusta naman po kayo? Ano pong pinagkakaabalan po natin lately? Actually, madami. Oh, wow! I need to mention. Pero at this point, of course, V81 is my priority. And also, yung artist profile ko, yung career. So, yun, for now. Oh, wow! Which is also making you productive at the same time, yes, di ba absolutely, po? Yes, absolutely. But before that, thank you so much, Louise, for saying yes to our invite. So, I just want to start this conversation with this question. Are you ready po? Kinakabahan ako. Pero I appreciate you. Salamat sa pag-acknowledge. Okay, ayan, sige. So, for my first question for you, you competed at the WCOPA, which stands for the World Championship of Performing Arts. Can you tell us the process po and the audition and how was the actual competition? Yeah. Nire-remember ko kung ano yung nangyari nung araw na yun kasi parang biglaan lahat eh. Hindi, actually, wala siya sa plano ko nung mga oras na yun. Pero yung sister ko kasi, siya yung very into music, into events and stuff like that. And then, nalaman niya si World Championship of Performing Arts. Sabi ko, ano ba yun? So, nagpasa kami ng audition. So, sa New Zealand, ang process nila, magpapasa ka ng audition, sa screen nila, virtual, and then they'll get back to you. Tapos, yung mismong director pupunta sa bahay nyo kapag ka napili ka, and then they'll talk about it. So, yun yung pinaka-process. Pero, of course, meron ding requirements before kanila kunin. Kasi, syempre, you have to be a citizen then. So, that's one of the key things. Opo. So, yun yung naging process, which is, I guess, if to compare, parang medyo mas hassle-free kasi wala nang pila, di ba? Opo. Kasi po, kung di nyo po natatanong, I also joined WCOPA. So, as we can see dito po sa ating pictures, sino po ba itong mga nasa pictures natin? Yes, ayan yung pictures. So, yan yung sister ko, yung nandito sa gilid, kasama nung mom ko sa likod, yung hawak nila yung sa New Zealand. Mm-hmm. And then yung other sister ko, which is our greatest supporter sa lahat din. Lagi siya nandyan. Oh, tas wow. Tapos ako yung nandun sa babay ng shades. Family po talaga. So, family, yeah. Always ayan supports. Ayan na, New Zealand team. We're very intimate. Oh, so ilan po kayong representative? Wala pang 10, 2, 4, 6, I think 7 or 8. Ooh. Pero I think that's the whole team, as far as I can remember. Mm-hmm. So yan yung parade. I know, I've seen your profile. Kasama ka nga sa WCOPA. Yes po, yes po. Pero anong year ka? Ako ay 2016. Yes, 2016. Oh, nagkaano lang tayo ng isang taon. Tayo po ay? 2015. Oh, 2015. Mm-hmm. Opo, ayan na nga. At nakikita din po natin dito sa picture. Yeah, familiar din ako dito. Yellow that's card, di ba? Yeah. Yung pagkakabalahan nila kapag ka, uy, may yellow card ba ako? Di ba? Let's tell about this po sa ating mga viewers. Oh, about the yellow card? Yes. So, yung yellow card, honestly, I'm so sorry. Hindi ko masyadong maalala yung events. Pero ang alam ko lang, kapag after mo kumanta, hindi ko alam if tapos na lahat ng genre or may special date para sa yellow card. Mm-hmm. Pupunta kayo, tapos meron silang whiteboard. Ganun yung noong 2015 na may whiteboard sila, tapos nakadikit doon yung mga yellow cards. Tapos hahanapin mo kung nandun yung pangalan mo or hindi. Tapos pag ganun doon, pupuntahan mo, kukontakin ka nila, tapos i-discuss nila sa iyo kung ano yung mga arrangements or meron ka bang parang kunyari, yan, katulad niya, New York Film Academy, kung meron silang offer na scholarship for you and so forth. So, yun. Opo. Actually, itong yellow card na to, di ba po, dyan natin makikita like kung sino yung mga naging interested sa performance natin, yes, during the competition, di ba? Yung nakakita sa'yo na, I think gusto ko yung potential mo. Yes, at yun po ang pag-uusapan natin ngayon naman po. How was the actual competition? Ooh, actually, it was one of the biggest kasi 70 countries eh.
So, oh, wow. Di ba? Very intimidating. Mm-hmm. Kasi maririnig mo sila kumakanta during doon sa mismong ano sa hotel tapos mm-hmm. kayo magkakasama. Mm-hmm. Pinaka nakaka-intimidate sa lahat is yung Philippines. Kasi yung team Philippines talagang sobrang ano sila, parang ready to go talaga sila. Fight kung fight. Ready to fight. Oo, fight kami. Tapos lahat ng preparation parang ginawa nila mm-hmm. and everything else. At kami naman since parang sister country ang Australia, mm-hmm. part kami ng Australia. 'Di ba may group thing 'yun? Okay. Na parang may kanta kayo as a group. Mm-hmm. Yes, so the performance. Isa yun, yes. So isa 'yun sa mga ano, pero kasama namin yung Team Australia. Mm, kasi nga po yung New Zealand is konti lang po kayo that time. Konti lang kami. Opo. Yes, yes. So yun yung isa sa mga pinaka-highlight na natatandaan ko. Tapos si Jed Madela nakita ko rin. Oh my gosh. Opo, Kuya Jed Madela is very humble, di ba? I know. Gusto rin naming malaman talaga yung mga most memorable parts of the entire experience ng WCOPA. Oh, definitely. The positive and maybe some things you didn't enjoy so much. Oh, I see. Okay, maganda yan. Positive part of it is ang dami kong nakilala. Yung kapag ka nasa isang location ka na lahat nandun yung mga artists, tapos naririnig mo sila sumasayaw, models, and everything else, nakakatuwang tignan. Tapos yung parang kakaban ka, pero yung kaba mo parang, oh, kakanta ako. Yung adrenaline. Pero masaya kang kinakaban mm-hmm. kasi dahil sa competition. At saka yung vibe, very positive siya. Mm-hmm. In a way na susuportahan ka nila. Mm-hmm. Like yung mga ibang countries mag-cheer sa'yo. Tapos yung team Philippines mag-cheer din sa'yo kahit hindi ka naman nila ka-team. Alam mo yun? So, yes. Yun yung pinaka maganda, earning new friends, mm-hmm. Tapos yung mga tao na, oh my God, hindi ko akalain na makikilala ko pala sila dito. Yes. Tapos magbibuild kayo ng relationship and connection. Yun. Mm-hmm. In terms of not so good part, I guess, hindi ko siya sasabihin not so good, pero I guess yung challenging part is, of course, una, kasi kapag may disease ka, iba yung parang gawin ng yung routine mo mm-hmm. sa lahat. Okay. So yung disease ko, may type 1 diabetes ako. Oh yeah. So yun yung kailangan frequent checks, frequent mm-hmm. yung pag ano mo, pag correct mo ng sugar, yes. Making sure na may pagkain ka, may drinks ka mm-hmm. and so forth. So yun yung mga parang kasi si Mami din, si Mami tagadala ng ano, edi siya rin yung tagabot sa'yo and mm-hmm, and mm-hmm. everything. So, yun yung hindi ko masasabing hindi maganda, pero maano ko na challenging kasi minsan kakatapos mo lang nung genre. Tapos, meron ng isang genre na sa kabila, kailangan mong tumakbo, di ba? Ganun yes. siya minsan. So, mm-hmm. yun. Pero, may dadagdag ako. Sure po! May funny part. Wow, sige so, po. So, yung funny part doon is, di ba kumakanta ako? Tapos mm-hmm. yun yung pinasukan ko. Pero every time na makakasalubong ako ng Team Philippines kasi naka-heels ako, akala nila modeling yung yung gagawin ko. Oh, yun sa compliment. Minsan hindi ko maintindihan kung magagalit ba ako o matutuwa ako. Bakit modeling, hindi ba ako mukhang kumakanta? Ano ba? So, yun. Mm-hmm. Which is also good, di ba? Kasi, syempre, parang sa akin minsan, napagkakamalan akong dancer. Di ba? The joke lang po yun. Joke lang po yun. Pero actually, half men. Kinda. Di ba? Pero actually, yung WCOPA, it's a really good experience, di ba po? Na, like, yung experience po natin na hindi natin inaakala na we can still build yung mga friendships and yes. connections